Dahil dumating na ang bagong season ng Japan, nagsilabasan na naman ang mga bagong anime. At mukhang hindi isang simpleng new anime season to ngayon. Mula sa sports, shonen, pati na rin iyashiki, napupuno na ang pinakinaabang titulo October. Kung bago kayo sa channel na to, ako si Tito Cholo. Minsan, gumagawa ako ng One Piece theories at weekly review, pero minsan, nagre-recommend din ako ng mga maganda panoorin. Para sa video na to, pinunod ko halos lahat ng new release ngayong season at ibabahagi ko sa inyo ang top 8 new shows na dapat niyong panoorin. Maliban naman sa bagong anime, madami ding returning titles ngayong season. Isa na dito ay ang pagbalik ng big deal ng shonen na ang Bleach. Pagkatapos ng pagkatagal-tagal ng paghihintay, bumalik na din sa wakas ang kuya ni Naruto at na Luffy na si Kurosaki Ichigo. At ngayon, para sa kanyang final arc, madaming bagay ang inyong dapat abangan. Kung gusto niyo panoorin, ilalagay ko na lang ang link dito. Maliban naman sa Bleach, nagbabalik din ang Spy X Family Part 2 Mob Psycho Season 3 My Hero Academia Season 6 Golden Kamuy Season 4 Welcome to Demon School Iruma-kun Season 3 Yuamushi Pedal Season 5 Limit Break To Your Eternity Season 2 Ngayon, ano ba ang top anime ngayong fall season? Bago tayo magsimula, gusto ko ipaalala sa inyo na ang first 2 episodes lang ang pinagbabasihan ng aking mga review. Malay natin, pagkatapos ang season na yun ay tumaas at bumaba pa ang rating. Pero sa ngayon, ito ang aking mga ibibigay. Hindi din naka-highest to lowest ang pagkakasunod-sunod na ito. Nakadepende lang kung anong trip ko. At syempre, huwag din kalimutan mag-like at subscribe. Okay, simulan na tayo. More than a married couple but less than lovers. Ngayong nalalapit ng panahon ng taglamig, ang More than a married couple but less than lovers ang anime na magpapainit sa inyo. Sa isang kwarto, kailangan ng isang babae at ng isang lalaki ipakita na silang dalawa ay tila ba mag-asawa. Yan ang couple practical, isang mandatory class para sa high school na ito. Para sa mahihayang si Jiro, wala nang mas perfect pa kung makapartner niya ang kanyang childhood friend at first love na si Shiori. At para naman sa taklesang si Akari, isang dream come true kung makasama niya ang kanyang crush na si Minami. Kaso nga lang, tila ba napagtirpan ang dalawang to dahil ang kanilang gusto ay pinag-pair habang sila naman ay naging partners din. Pero hindi susuko ang dalawang ito. Para makasama ang partners na kanilang gusto, kailangan nila makapasok sa top 10 ng couple practical. At ang requirement dito ay ipakita na sila ay isang perfect couple. Kaso nga lang, ano ang mauna? Ang makuha ng mataas na grade? O ang tuluyang pagkagusto sa isa't isa? Sigurado ako, ang couple practical na klaseng to ay ang pangarap ng karamihan sa atin. At isa yan sa mga rason, but exciting panoorin ang palabas na to. Maliban naman sa mga nakakilig na eksena, noteworthy din ang art style nito. Matingkad ang kulay, maganda ang animation at maliwanag sa paningin, napaganda sa mata ng More Than a Married Couple. Maganda din ang music dito at kahit na natuwa ako sa palabas, baka ang ending ang maiging rason kung bakit abangan ko to linggo-linggo. Mahaba man ang titulo na to, pero sisiguruduhin ko sa inyo, memorable ang More Than a Married Couple but Less Than Lovers. Dahil dito, bibigyan ko to ng 3.5 out of 5. Blue Lock. Pagdating sa isang sports anime, tulad ng Haikyuu, Kuroko no Basket at Eye Shield 21, maaaring ang lahat ng to ay mahigitin pa ng Blue Lock. Pero tungkol saan ba to? Nang nasa kainitan na ng laban para sa Nationals, ang bola ay nasa bida nating si Isagi Yuichi. Isang binatang hindi kagalingan pero pangarap maging ang top striker ng Team Japan at ipanalo ang World Cup. Kaso nga lang, pagkatapos ng ipasa sa kanyang kampiyang bola at ipatalo ang laro, nawala ang confidence ni Isagi sa sarili niya bilang isang striker. Kaya, laking ipinagtaka ni Isagi nang siya ay naimbita sa tinatawag na Blue Lock. Ang Blue Lock ay isang pasilidad kung saan tinipon ang 300 na talentadong high school strikers ng buong bansa. Ang 300 na ito ay kailangan makipaglaban sa isa't isa at ang sole survivor ng Blue Lock ay ang magiging national striker ng Team Japan. Para kay Isagi, ito na ang perfect opportunity para makuha ang kanyang mga pangarap. Pero paano siya makipaglaban sa mga strikers na mas mabilis, mas malakas at mas talentado sa kanya?
isang summer battle royale na iba ang konsepto ng Blue Lock sa ibang sports anime na kadalasan ang focus ay teamwork. Dito, ang kailangan ng mga players ay maging makasarili upang manalo. At tingin ko, yan ang rason bakit exciting panoorin palabas na to. Mahusay din ng animation at art direction dito at dahil binasa ko na ang manga nito, masabi ko na more than satisfied ako sa adaptation na kanilang ginawa. Onting spoilers naman bilang isang reader, lahat ng kasali sa Blue Lock ay may unique trait na nagpapalamang sa kanila. May expert sa ball handling, sa powerful strikes, speed at mas magandang physical traits. Pero dahil wala ang bida natin ng lahat ng yan, ginamit niya ang kanyang strategiya sa gitna ng laban para manalo. Hanggang dyan lang ang sasabihin ko dahil mas maganda kung kayo mismo ang makita kung paano ito ginagawa. Highly recommended ko ang Blue Lock, mapafan ka man ng sports anime o hindi. Bibigyan ko ang first episodes na ito ng perfect score na 5 out of 5. Do it yourself. Isang magandang pang-relax ang Do It Yourself para sa isang fall season na napupuno ng intense na anime. Nagsisimula ang Do It Yourself sa bida nating si Yoru, isang carefree na first year high school student na mukhang hindi nagkakaroon ng problema. Sa katotohanan niyan ay sa sobrang pagka-laidback neto ay nabangga neto ang poste dahil fisito nagda-daydream habang nagbibisikleta. Buti na lang, may isang babaeng may motor roller blades na tumulong ayusin ang kanyang bisikleta. Kaso nga lang, nagpapasalamat na si Yoru, biglang nawala ang babaeng ito. Dahil may manners pa rin ng bida natin, gusto niya pa rin magbigay ng pasalamat sa babaeng ito at pagkatapos siya magtanong-tanong ay natagpuan niya ito sa isang shed na may ginagawa. Sinubukan niya ito at kahit na naaksidente siya ulit, mukhang natuwa pa rin siya sa naging resulta. Sakto din na kailangan din ng club na ito na apat pang miyembro at siya ang unang sumali sa Do It Yourself Club. Ang Do It Yourself ay isang comedy slice of life iyashike. Kung hindi nyo naman alam kung anong iyashike, ito ay isang genre kung saan ang mga characters ay nabubuhay sa isang peaceful at matuwasay na kapaligiran. Ilang anime na tulad nito ay ang K-On!, Nonon Biori, at syempre ang Eurocamp. Sa Do It Yourself, kuha nila ang temang ito na perfect na pang-good vibes pagkatapos ng iyong klase o trabaho. Cute ang characters nito, idagdag mo pa ang art style na parang ka nanonood ng isang children's book. Meron din itong opening na hindi ko mapigilan mapangiti pag pinapanood ko. Kung gusto mo mag-relax habang nanonood, marerecommend ko sa iyo ang Do It Yourself. Dahil dito, bibigyan ko ang anime na to ng 3.5 out of 5. Bocchi the Rock. Kung naghahanap ka ng anime tungkol sa high school band life, baka ang bagong Bocchi the Rock ay para sa iyo. Si Hitori ay isang typical na introvert. Umuwi sa bahay pagkatapos ng klase, walang natatanggap na text kundi sa magulang niya lang at nahirapan din siya makuha ng bagong kaibigan. Pero nang mapanood niya ito sa TV na ang pagbabanda ay perfect para sa mga introverts tulad niya, agad niyang hiniram ang gitara ng tatay niya upang mag-practice. Nagtuloy-tuloy ito ng 3 taon at umabot sa punto na ganito na ang kanyang kayang tugtugin. Kaso lang, sa 3 taon din na yun, naging masyadong malakas ang kanyang pagiging isang introvert para magkaroon ng bagong kaibigan. Buti na lang, lahat yun ay nagbago ng nakilala niya, si Nijika, isang drummer na naghahanap ng papalit na kanilang gitarista. Ayun nga lang, kahit na mahusay tumugtog si Hitori, wala itong experience sa pagplay kasama ang ibang tao. Hindi ko alam kung anong meron sa mga bagong anime ngayong fall season at ang gaganda ng animation. Matingkad, makulay at detalyado, may simpleng art style ang Bocchi the Rock, pero kapansin-pansin na pinag-isipan ang bawat frame nito. Isang malaking tulong para umangat ang mga gags nito. At aminin ko, medyo bumenta din sa akin ang ilan sa kanilang jokes. Hindi man ako isang introvert, pero kapalipaniwala na pinagdadaanan ito ng mga tropa nating mahihain. Dahil dito, bibigyan ko ang Bocchi the Rock ng 3.5 out of 5. Habang tinatapos ko ang video na to, napansin kong masyadong mahaba ang aking nagawa. Dahil dito, napag-isipan kong hatiin ang video kong ito sa 2. 4 sa video na to at 4 din sa susunod. Ngayon, ano ba ang mga anime yung pag-uusapan natin sa part 2? Eminence in Shadow, Akiba Maid War, Reincarnated as a Sword, at Chainsaw Man. Ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. Ako si Tito Cholo at huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe. Ayun lang at sa ulitin. Peace!